Isang mabilis na pasada ng mga balita sa NBA, mga idol. Vince Carter posibleng huling laro sa NBA ngayong araw at ang reaksyon ni Mark Cuban nang mabasa niya ang balita. Bago natin ituloy ang mga nangyayaring ito sa NBA, gumawa na ako ng ating official Facebook page. Dito ako maglalabas ng mabilisang update tungkol sa mga nangyayari sa mundo ng basketball. Layunin ko dito, mga idol, na mabigyan ko kayo ng mabilis na update sa mga nangyayari ngayon sa larangan ng sports. Nasa description na ang link ng ating FB page. Please like and follow, mga idol. And that's where the hiatus will start. You can see right here the reaction from Mark Cuban when he got the news looking at his phone. And then he went... Owner ng Dallas Mavericks na si Mark Cuban, gulat na gulat nang mabasa niya ang balita sa pagsususpende ng NBA sa nalalabing season ng liga. Papasok ang fourth quarter ng labang Dallas versus Denver nang mabasa ni Mark Cuban ang balitang ito dahil sa isang ang player ng Utah Jazz ang nagpositibo sa nasabing pandemic. At dahil dito, naka-quarantine ngayon ang lahat ng players ng OKC Thunder at Jazz ayon sa ESPN. Sinang-ayunan naman ng Mavs owner ang desisyon na ito ni Adam Silver, commissioner ng NBA, dahil sa mas importanteng araw ang buhay kaysa sa laro. Sa kabilang banda sa laban ng Hawks versus Knicks, nagkaroon naman ng kaunting saya. Ito'y dahil sa posibleng huling laro na ni Vince Carter sa NBA. Nakatakdang magretiro sa paglalaro ng basketball ang veteranong player na ito ng Hawks. Huling segundo ng laban, ipinasok na si Vince Carter sa laban at ibinigay na sa kanya ang pagkakataon na itira ang bola. Dahil wala na kasing kasiguraduhan na may susunod pang laro ang Atlanta Hawks dahil na rin sa pagsuspende ng NBA sa nalalabing season. Panoorin nyo ang video ng ito, mga idol, dahil posible kasi na ito na ang final moment ni Vince Carter bilang isang NBA player. Please like and subscribe, mga idol, manatili lamang na nakaabang sa ating channel dahil maglalabas pa tayo ng update tungkol sa mga nangyayari ngayon sa mundo ng sports.